Hello, welcome to my channel, Grandma's Love. Magtuluto tayo ngayon mga ka-grandma ng banana blossom patty. Samahan niyo po ako at umpisahan na natin ang pagluluto. Meron po akong biniling banana blossom. Ginayat na po ito kagaya nitong. And hugasan muna natin siya bago natin siya lutuin. After ko po itong hugasan, tatadtarin ko po ito ng pino. Para po yung texture niya kapag naluto, para siyang karne. Para bang giniling na baboy. Sabi nga ng anak ko, para daw karne ang lasa nung aking banana blossom patty. Hindi niya alam, puso ng saging ang aking ginawang patty. So, ganito po ang gagawin ko. Tadtarin natin siya ng pino. So, pagkatapos po natin siyang tadtarin, pipigaan po natin para po mawala yung dagta or pakla ng puso. And then yung katas po niya, itatapo natin. So, ganito na po ang itsura ng banana blossom kapag ka napigaan na siya. Pagkatapos tadtarin at napigaan. Lalagay naman po natin yung mga condiments. Gaya ng garlic powder, onion powder, pepper powder, cornstarch, all-purpose flour, and then salt to taste, and then lagyan po natin ng itlog. Haluin po natin ng maigi para po mag-incorporate lahat ng ingredients. Pagkatapos po natin siyang gawing patty, pwede po natin siyang ibalot sa plastic, bawat isa. And then, ilagay sa fridge kung hindi po kayo nagmamadaling lutuin. Kinabukasan nyo na siyang lutuin. Ayan, ganito po ang ating patty, banana blossom patty. Ngayon, pwede na po natin siyang iprito. Ayan, ganyan po. Yung bawat isa pong ganyan, pwede nyo po siyang balutin ng plastic ba. Yung cling wrap. Ilagay nyo sa fridge, tapos kinabukasan nyo na siyang lutuin ito. Pwede, mas maganda po. Pero kung nagmamadali po kayo at kailangan nyo ng lutuin, pwede naman po. Kapag po luto na yung kabilang side, baliktarin po natin. Huwag po natin siyang tutustahin. Para po yung kabilang side naman ang maluto. Ayan. Yung bang mag-golden brown lang po siya, ay pwede na. Kasi pag tinusta po natin siya, para na siyang banana heart fritters. So, same process lang po yung mga natira pong patty. Next time, ngayon po hindi ako nakagawa ng gravy para sa
banana blossom patty. Pero next time po gagawa ako ng gravy, banana blossom patty with gravy. Sa ngayon po, banana blossom patty lang po muna ang aking gagawin. Mabilisan lang po kasi itong aking niluluto. So, eto na po. Tapos na ang luto na ang aking banana blossom patty. Ayan. See you again on my next video. Thank you for watching. Sana po nagustuhan nyo ang video na to. Huwag po kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye. God bless everyone.